What's up mga ka-gadget? Ang bagong project natin ngayon is Oppo X7 Deadbot. So, i-re-repair natin siya using SCJ tag sa MRT. And MRT saka SCJ tag. So, bago tayo mag-proceed sa anumang gagawin natin, unang-una, kailangan makapag-backup tayo ng tawag dito room, dump room at saka yung 5 files na kailangan natin para ma-restore yung IMEI. Buksan natin si SCJ Tag Plus. So, unang gagawin natin is i-check natin kung buo pa yung laman niya sa loob using checkamc/ufs. So, yun. May ganito pa yung inyong ginagawa, ibig sabihin naka-reserve pa yung MRAM niya sa loob. So ibig sabihin may mga laman pa to, ito mga to. Yan. So, paano kung nasabing may laman pa siya? So pakita ko sa inyo. Punta tayo kay Suit, SCJ Tag Suit. AMMC detect natin. So, hindi na naman siya na-detect. So, ayan. Ito yung info niya. So, ibig sabihin, meron pa siyang laman. Ayan. So, ang gagawin natin dito is ibabackup muna natin. So, ito talaga yung pinaka-backup niyan, backup file. Na-backup ko na yan bago pa lang. So, ipapakita ko lang talaga kung paano siya i-backup. F7 pala. So, game. Wala natin. SCJ Tag Plus. Dito, makikita nyo kung paano ko nag-minimize nung pang tawag dito, pang repair ng kanyang EMMC galing sa backup niya. So, siguro nag-aano lang siya ng mga 16 MB. Natin ulit.
gagawin natin, room main user data natin, iset natin as 128 MB lang. Tapos, read natin siya. Lagay natin guys dito. Kasi yan yung dito pa lang siya, ipapakita sa inyo kung paano mag-dump ng room at i-repair yung sariling dump niya. So, tanggalin natin to para mamaya. Sa bad health to, operation siya ng bad health. Tsaka yung sa test point na bigla siyang namamatay, hindi na siya nabuto. So, pag ganyan na disconnect yung phone, wag natin siyang bubunutin. Kahit may error yan, buo pa rin yung kanyang tawag dito, dump. Nagda-dump pa rin ng ayos yan. Kaya wag nyo siyang bubunutin or ano, hayaan nyo lang siyang mag-reconnect. Natin ha kung ilang MB yun. So yan, nakita nyo halos 128 MB yung may ano sa kanila, over pa nga eh. So sunod natin room 2, then set natin as 4 MB. Then room 3 set natin as 4 MB rin. So ito pwede nyo siyang gamitin yung na-dump nyo. Ito hindi ko gagamitin to dahil meron na talaga akong dump file kanina. Pinakita ko lang kung paano mag-dump. Tapos punta tayo sa RAID vendor para dun sa file na kailangan natin mamaya. So, punta tayo kay RAID vendor, tapos MediaTek, tapos scan natin. Ayan, nakikita mo nag-blank siya yung room 3 tsaka room 2. Not blank, ibig sabihin may laman. Not blank pala, not blank. Then, tanggalin natin yung check. Una natin i-checkan si Kus Oppo Custom NB Data Persis Pro Info, gano'n yun, 4, then NB RAM. Ayan. So read natin siya para safe na safe tayo. Ito kailangan maging safe na i-safe natin yung unit para nang sa ganon, once na ginawa na natin yung buong procedure ng paggawa ng unit, ang mangyayari ng ang mangyayari sa unit, mawawalan siya ng IMEI. So pag nawala ng IMEI, sundan nyo lang yung procedure kung paano may babalik nyo yun. Same IMEI pa din kaysa magpa-calculate kayo. 1.5 din, nasa 1.5 yan, 15 minutes din yun eh. 15 credits din yung mauubos nyo sa UFI. Calculate yun. So dito, pag may backup kayo, automatic, magagawa nyo ng paraan yung IMEI. Thank you.
check natin kung ano backup natin ano. Ito 'yun. Ito yung tinuro ko sa inyo kung paano mag-dump, kung paano maging safe yung F7 na i-JTAG nyo. Ito siya. So dapat meron siyang text file ng MPK, meron siyang MB data, MB RAM, Oppo Custom, Persys, PGTB. Ito, partition to ha. Ito yung pinaka-partition niya. Then, Pro Info. So, simulan na natin yung pag-refer. So, nandito tayo. Unang-una, scan muna natin siya sa advance kung ano yung status ng EMMC. So, yan. Normal yan. Ngayon, kung hindi normal yung EMMC nyo, nakalagay rito urgent, kailangan mapanormal yun. Kung hindi siya mapanormal, ibig sabihin bunot yun. Bunot EMMC yun. So, ang gagawin natin dyan, kung ganyan, dito, ito, lagyan nyo lang yan ng check. Kasi nagawa ko na to eh. Hindi ko na pwedeng ulit-ulitin kasi baka masira yung EMMC ko. EMMC ng phone. So, after nito, final write nyo lang. Then, lalabas dun sa baba. Successful siya. Tapos, may kulay green kayo. Basahin nyo lang nakalagay dun. You need to, parang, kumbaga sa ano, bubunutin mo lahat. Itong USB at saka yung battery. Pwede rin naman kasing hindi kayo magkabit ng battery habang nagpa-flash. Pero sa akin kasi, mas gusto ko yung may battery para okay yung supply. So, yan. Tapos, pag nagawa nyo na yon, punta kayo dito, repair nyo lang. Repair nyo yung MMC. Yan. Pag na-repair nyo dyan, yung kailangan kasi, di ba, pag nag-JTAG tayo, marami ng backup, marami ng nare-read na extension ng MMC. So, ang gagawin nyo, kung anong oras kayo nag-read, nagsimula, yun ang hanapin yung oras. Yan. Oh, 9:54, 9:40 ako nagsimula. Yan. Tuloy-tuloy yan. Oh. Tapos, kung ano naman, ang gawin nyo, diburahin nyo yung laman para yun lang yung magiging laman nyo dun. After nito, ginagawa nyo na yan. Repair. Close nyo na to. Punta tayo rito sa suit. Pero ito na yun eh. So, ayan, nandito na tayo. Gagawin natin EMMC. Detect natin uli. So, makikita pa rin natin yung ito. So, kailangan mabura natin to yung laman ng user data. So, ang gagawin natin, punta tayo kay advance, then, format universal, ay factory, universal factory format, then yes natin. So, yan. Done. Then, punta tayo kay HW, partition, then, lagyan natin to 8MB. Ito, akin lang to ha. Hindi ko alam sa iba ko ano nilalagay sa partition. So, akin, 8MB lang nilalagay ko. Kasi doon ako, doon ko siya nabuhay, yung unit. Lagyan mo ng check. Then, lagyan mo rito, confirm. Malalaking letter, malalaki. Confirm. Then, pagka-confirm nyo yan, right extension lang. Then, itong paved na lalabas na to, set aside nyo lang to, hayaan nyo lang. Wala yan. So, check natin uli. Patitikin natin uli. May kita nyo, burado na siya. Partition not found. So, yan. So, ang gagawin natin dyan is, i-re-refer mo natin. Punta tayo kay flasher. Mas pinili ko dito mag-repair ng room kasi okay siya kaysa dun sa EMC Plus. Mas malimit ang DC niya. Dito, mapapadali tayo. So, gagawin natin. Yung sa dinump nyo na file, kasi ang gamit ko, ito ang gamit ko.
Ito yung kasi yung una kong dinam. So, ang kunwari, nakapag-dump kayo, ito na yung dinam natin kanina, di ba? Yan. Ito yung gagamitin yung pang-repair pa rin. Hindi na kayo magda-download, yun lang. Mabubuhay na yung unit. So, yun. Punta tayo rito kay room 1. Kasi ito yung una ko na-dump eh. Select ko lang yan. Then, pag-select ko yan, flash lang natin. Yan o, write all room. Tapos, hayaan natin siyang matapos. Oops. Parang mayroong mali. Nagdan pala. Ulitin natin ha. Kasi may error. May error. So, invalid DPT. Ito lalabas yan pag nare-write kayo. W. Pa-format ko na lang siya. Kasi nagkaroon ng error dun sa ano. Ayan, partition na. So ayun no, kasi nagkamali ako dun sa ay nagkaroon ng error yung ito niya, yung extension niya. Dapat kasi walang error 'yan. So, last natin. Tuloy-tuloy, diba? So, dito, hayaan natin siyang matapos. Then, yan, yung error na yan, yung attempt error na yan, hayaan nyo lang yan. Wala naman silbi yan, eh. Basta, wag lang siya maghinto yung umi-stop. Kasi pag stop yun, automatic putol na yung program. Siya, kahit magkaroon siya ng error writing, tuloy-tuloy pa rin yan. Nag-ano pa rin yan, nag-run pa rin. So, antayin lang natin siyang matapos. Ang mahalaga lang yan, may ipasok nyo yung dating platform ng AMMC mo para magkaroon siya ng paglalagyan ng program yung pinaka flash file niya. Doon niya ibabato sa user data. Natapos na yung flashing natin. So, detect natin ulit siya. So, yan. Ibig sabihin, meron na tayong format ng user data. Pero, wala pa siyang laman. 00 yan. So, mamaya, papakita ko ulit sa inyo kung bakit ganyan yan. Pagka-flash natin sa MRT. Dahil magpa-flash tayo sa MRT. So, dito, no, sundin mo lang yung procedure. Automatic yan. Gagawa mo na yung unit. Maaari, mahaba yung gamitin yung ano, jumper wire para yan. So, saan natin sa MRT?
pag test point, huwag mo siya ibababad. Pag alam mo na detect na, bunot agad, tanggalin mo agad yung pinang test point mo. So yan, scattered, maka-scattered na kasi ako. So ang gagawin natin dyan is start, then ayaw. Pala, mali pala yung sinasaksak ko na ano. Sorry. Mali pala yung ating sinasaksak na USB. Ayan. Kailangan maangat mo agad siya pag na-detect. Ay. GPT hindi marin. So punta tayo ulit kay ano, kay JTAG. Normal to lang kasi. So ulitin lang natin yung procedure natin kanina. Kasi nagkaroon ako ng error kanina sa kaya karoon ng problema. Ito talaga, pagka nag-JTAG kayo, meron talaga tayong may encounter ng mga gintong ano, hindi lahat ng oras ng ginagawa natin swabe. Minsan ulit-ulit natin, yun yung nagiging problema. So yun natin ulit patitipin. Doon ka na, doon ka dito. Huwag kang pumindot dyan.
Siyan, huwag ka dyan. Ka dyan. Bumaba ka dyan, baba. Baba, baba. Ay, mabasag yan ha. Basag yan, tingnan mo. So, inulit ko lang yung procedure ha, kasi hindi na na-recognize yung GPT niya. Partition. Repair ko muna yung ano SD.
siya. Try na natin ulit sa MRT. Yan ka na naman si bato-bato mo ha. Si yan ha. Higil mo yan. Higil mo yan. Masakit ha. Tigil mo yan. Flash, mag-program. So, do not. Try natin kung buhay nga siya. Buhay na. So, kita nyo. Galing siyang dead boot. Dahil yung firmware niya pa rin yung dump file niya pa rin yung pinang-refer ko sa EMNC niya. Nabuhay natin yung unit. So, try natin. Yan na. Yun. So, dito. Mag-configure tayo ng makita natin yung ano, nanal siya. Thank you.
Hindi pa. Hello? Ano naman, bata? Check natin siya kung may ano no. Kung may tawag dito, may ay may ay. So ayan, null. Naka-null na po yung ay may ay niya. Then ang gagawin natin sa kanya, so balik tayo dun sa ano, sa ECJ tag. Patayin muna natin siya. Gagawin lang natin is i-re-refer na natin yung IMEI. Bayan Dream. Walang baho. Memory ito, kakasok ka naman. Sabunan mo. Diba? So, ang gagawin natin dyan is punta tayo kay right vendor. So, kung saan natin siya nilagay yung dump na ginawa natin, yun din yung gagawin natin. So, eto, kasi meron ako nyan. So, lalabas yan dito. Makikita mo yung check. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, bago nyo i-flash yan, tanggalin nyo itong check na to. Ayan. Hayaan mo lang siyang mag-plus. Alis dyan! Ayan natin matapos yung unit na mag-plus. Pag nag-error siya, i-re-plus nyo lang uli yung kung saan siya nag-error.
baby ko eh, no? So, mga gadget, kung kayo'y bago sa aking channel or napadaan sa aking video, please hit like, subscribe, and click notification bell para sa mga susunod ko pang video tutorial updates. And dun sa mga customer ko at naging suki ko dito sa aking sa channel o nakasubscribe sa akin, uulitin ko po, wala na po ako sa SM13, nandito na po ako sa Sunnybrook 1, Barangay San Francisco, General Trias, Cavite. Dito na po ako nagre-repair. Ang kadahilanan po kung bakit wala na ako sa SM ay yung pinapasokan kong store ay nag-pull out na po. Yung Imponex store po sa 13 nag-pull out na po yun. So, syempre doon po ako namamasukan, kaya doon din po, kaya kasama din po ako sa pull out. Hindi na rin ako bumalik doon sa SM. Yan po. Doon naman po sa vlogs ni Sir Jeremy Barrera at ni Sir Russell, kasi nasa SM13 pa ako noon. Sa mga makakapanood po noon, sana po eh kontakin niyo na lang ako sa aking Messenger, sa aking Facebook, Instagram, Twitter, Kensaki Morales, or text niyo po ako sa number ko, naka-description po doon sa aking video na to. So yun po. Natapos na to, then bus check natin kung buo pa rin. May version pa rin siya. So buo pa rin. So ang gagawin natin, i-re-replace lang natin siya uli sa MRP. Isang mali po ng procedure nyo po, ulit po kayo uli. Katulad nung sa akin kanina, umulit ako kasi meron akong
nabubuhay kasi yung unit. Pagka ginto pa lang nabubuhay na yung unit, huwag nyo na uli ipa-flush. Pero kung hindi siya mabuhay, naka-deadbolt pa rin, re-flush nyo lang siya sa MRT. Or possible, naka-logo to. Lang siya eh. So, kailangan natin siya i-plus sa MRT. So yan, pinlast ko na lang kasi nakalogo lang siya. So may mga certain may mga ano po, may mga time na tawag dito, yung pag re-restore natin, pwedeng buhay yung phone or pwedeng patay yung phone.
Nyo kaimi so asterisk na 6, so ayan, kita nyo kaimi ay na siya, so ayan. So na-repair natin yung IMEI niya. So kaya pag kayo nagja-JTAG, ugaliin nyo lagi po na mag-backup. Yan po yung sa aking suggestion sa inyo. Sa mga makaka-encounter ng dead boot, bad health, yon. Sundan nyo lang po yung video na to. Siguradong swak na swak to. Hanggang dito na lang po yung video tutorial ko. See you on my next video. Alam!